Maliit lang ang sunog sa Storm King, Colorado. Kaya hindi agad ito pinansin ng mga kinauukulan. Makalipas ang ilang araw, ang pagbabaliwala dito ay sumingil ng maraming buhay. Alamin kung ano ang magandang idinulot ng trahedyang ito sa susunod nating video. Sa simula, hindi masyadong binigyang pansin ang isang maliit na wildfire sa gilid ng bulubundukin sa Colorado dahil may iba pang malalaking wildfire na nagaganap noong mga panahong yun. Hiniyaan lang na magpatuloy ang wildfire sa Storm King Mountain sa loob ng 2 araw. Pero laking gulat nila nang unti-unti nitong tinupok ang maliit na resort town na Glenwood Spring. Sa wakas, tuluyan nang rumisponde ang mga otoridad. 8 smoke jumpers ang kaagad na tinawag mula sa Montana sa pangunguna ni Don Mackey. Sa sumunod na araw, 8 firefighters mula sa iba pang estado, kabilang na si Eric Hipkey, ang rumisponde. Hindi ito tipikal na forest fire. Mabilis na kumakalat ang apoy sa scrub vegetation dahil kaunti na lang din ang punong sasangga sa mainit na hangin. Isa pang grupo mula sa Oregon, ang elite ground troop na hotshots ang dumating upang tumulong sa mga smoke jumpers sa pag-apula ng apoy. Samantala, puno naman ng hinanakit ang ilang residente dahil huli na raw ang ginawang pag-responde ng mga otoridad. Wala silang kamalay-malay na isang malaking trahedya ang paparating sa kanilang lugar. Isang cold front ang dumating sa lugar, dala ang hangin na may bilis na 50 miles per hour. Ilang sandali pa, ginulat ang mga firefighters ng kumakaripas na hangin na naging sanhi ng lalong pagliyab ng apoy. Habang unti-unti silang nilalamo ng apoy, may ilang firefighter na nakaligtas, subalit ang ilan tuluyang nabuwis ang buhay. Ang ilan namatay mismo sa loob ng mga fire shelters. Kabilang si Don Mackey sa 14 na bomberong nasawi habang nakikipaglaban sa nagniningas na apoy sa Storm King Mountain. The whole canyon just blew up. I don't know. I've never seen anything like that before. I could feel the heat coming and then a blast of heat knocked me to the ground. Mackey, smoke jumper number Scott. Pero sa gitna ng trahedya, marami ang katanungan. Paano mo masasabing sapat na ang paglaban sa mga ganitong wildfire? Hanggang kailan nga ba dapat itaya ng mga firefighters ang kanilang mga buhay? Isang Wildland Fire Coordinator, si Mark Mulinix, mula sa Boulder, Colorado. Hanggang ngayon raw, hindi pa rin nawawala ang dedikasyon niyang makatulong. Now, it may mean we're gonna lose homes, but people have to take the responsibility. If they build homes of combustible nature in a combustible ecosystem that's going to burn on a regular basis, then those people have to take some responsibility because we're really tired of killing the rescuers. Sa kanilang lugar, nakagawa raw sila ng polisiya para sa urban wildfire interface. Lugar ito kung saan magkabahagi ang tao at wildland sa isang espasyo. Isa si Greg Toll sa mga gumagawa ng inspeksyon sa mga bahay na nasa tabi ng wildland areas. Inaalam niya kung paano ang isang bahay ay nasa peligro sakaling magkaroon ng wildland fire. Ang impormasyong nakukuha niya ay kaagad niyang ine-encode sa kanilang system. May espesyal na programa ito kung saan nalalaman kung potential fire hazard ang isang lugar. Dahil sa lumalaking bilang ng mga taong naninirahan sa kagubatan, dumarami rin ang mga wildland fires na naglalagay naman sa buhay ng mga firefighters sa panganib. Kung alam lang daw ng mga fire managers kung saan patungo ang apoy, may iwasan sanang malagay sa panganib ang kanilang mga buhay. Sa National Atmospheric Research, nakagawa ang ilang scientists ng ilang computer model na isang lumalagablab na wildland fire. Ipinapakita nito kung ano ang maaaring maging direksyon ng apoy sa iba't ibang kondisyon. Right now, we just make a prediction in the morning and we send the crews out and tell them at a certain time of the day you can expect this.
Marami pang kailangang pagdaanan ang modelong ito bago maging tugma at perpekto. Gayunman, umaasa silang malaki ang maitutulong nito para mas madali nilang malabanan ang wildfire sa hinaharap. To the reality of what's going to happen and maybe keep firefighters out of harm's way. Kapag nagsimula na ang isang wildfire, kailangan na rin umaksyon at ilabas ang kanilang pinakamabisang panlaban rito. Susunod, fighting fire with fire. Ang kakaibang strategiya ng mga bumbero tampok dito sa anatomy of a disaster.